Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kenneth. Ako ay 53 anyos na. Tubong tagamuhon sa parting Negros. Ang kwentang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 1999 sa isang banyagang lugar sa San Carlos. Panganay ako sa tatlong magkakapatid, pero unang ikakasal sa akin si Benoan, ang aking nakababatang kapatid at sumunod sa akin. Ang kanyang mapapangasawa ay anak ni Mayor na nakatira sa lungsod. Mababait naman ang kaanak ng magiging panibagong miyembro ng aming pamilya. Kaya kahit na malaki ang agwat ng aming mga kabuhayan, ay baliwala ito sa kanila. Sa katunayan, namanahika na kami sa kanila. Naitakda na ang kasal at ang mga ihahanda. Iba ang kaugalian ng kasalan sa syudad at sa bukid. Isa kasi sa magandang kaugalian ng mga nakatira sa bukid ang nagtutulungan sa pagplano ng nalalapit na okasyon. Inutusan ako ni tatay noon na ibenta ang dalawa sa aming mga alagang baka para gagamitin sa mga bibili naming kagamitan sa kasal. Kaagad akong pumayag at sinabi sa kanya na sa San Carlos ko balak ibenta ang hayop dahil mahal doon at walang tawaran. Mabuti na lang sumang-ayon kaagad si tatay. Kinaumagahan, naghanda na ako sa pag-alis dahil maaga akong nagising. May kalayuan pa ang San Carlos sa amin. Bibiyahe pa kami ng halos isang buong araw para lang makarating sa stockyard ng San Carlos. Dati na akong nakapunta doon at kabisado na ang mga lugar sa nasabing baryo. Maraming tao, maraming paninda, at higit sa lahat, maraming kababalagan. Oo, may mga nagsasabi kasi na ang buong San Carlos ay may tinatagong kababalagan. Kababalagan tungkol sa mga aswang. Hindi naman lihim sa amin ang tungkol rito. Dahil bata pa lamang ako ay busog na ako sa mga kwentong aswang. Palagi kaming nakakarinig niyon, lalo na ayon kay tatay, ay minsan na siyang may nakasakupang aswang. Nakasanayan ko nang marinig ang tungkol sa mga sinasabing nila lang, pero ang tanging magagawa ko lang ay ang maghanda ng pangontra laban sa kanila. Delikado kasing kaharap ang mga aswang. Marami silang mga kakayahan na pwede nilang gamitin para makapangbiktima. Nang umalis nga ako sa aming bahay ay puno ako ng mga paalala at kung ano-ano pang mga bilin tungkol sa mga dapat gawin kapag may nakaharap kami ng ganoong uri ng nilalang. Mabuti na lang, hindi gaanong matao nang dumating kami sa lungsod ng San Carlos. Hinanap namin ang lugar kung saan kailangang presyohan ang mga dalang hayop ng mga komprador. Nakakatuwa kasi nga naririnig ko ang pagtatawaran ng mga tao. May ilang pagpipilian pa ng magagandang klase ng hayop. Kinalabit ko ang kasama kong si Albert, ang aking kababata, bale best friend ko. Sinabi ko sa kanya na mas maganda kung maghiwalay kami. Dalawa kasi ang stockyard ng San Carlos. At magkakanya-kanya muna kami sa pagtatanong kung saan banda ang may mas mahal ang presyo. Dahil doon namin ibebenta ang dala naming dalawang baka. Habang naglalakad, napakunot ang aking noo nang mapansin ang ilang grupo ng mga taong papunta sa maliit at makipot na daan ang natataniman na ng malalaking tubo. May mga dalang hayop din ang mga ito, kaya naman wala sa sariling napasunod ako sa kanila. Naririnig ko ang dalawang nauuna sa akin na nagbubulungan, pero malalakas naman ang boses. Tingin ko,
komprador ng mga baka at kalabaw ang dalawang iyon. Para kasing nakita ko na sila dati sa Muhon na namimili din ng mga hayop. Panay ang tanong noong mas bata pa sa kanila kung sigurado ba talaga ang kanilang kasama na iyon ang lugar papunta sa bagong paradahan ng mga hayop. Ito raw ang bagong stockyard sa buong San Carlos. Kung saan gustong ipakatay ng isang mamimili ang kanilang hayop ay pwedeng pwede. Lalo na't may katayan daw sa nasabing lugar. Sumunod ako sa kanila dahil umaasa akong mahal ang kuha ng mga mamimili doon sa aking dalang baka. Ang sabi ni tatay, pwedeng dito na din daw kami mamili para isang lakad na lang. Nang makalagpas kami sa malawak na tubuan, napansin kong may mas nauuna pa pala sa dalawang komprador. Isang lalaki na sa tingin ko ay kasing edad ni tatay. Hila-hila niya ang isang payat, nangangayat at kulay puti na may pantal-pantal na itim sa balat na baboy. Napansin kong nahihirapan siyang dalhin ito papasok sa stockyard dahil parang nakikipaghilahan pa ang baboy sa kanya na animoy, takot na takot. Mukhang ayaw niyang magpabenta pero syempre, sa isip ko na lang pinagtatawanan ang matandang lalaki. Mas nauna pa ako sa kanya pupunta sa malawak na bulwagang napapaliputan ng baboyer. May tila gwardiya sa may entrance na naniningil naman ng 10 piso. Kagad akong nagbayad at pumasok sa loob. Kasunod ko pala yung matandang lalaki habang hila-hila din ang kanyang dalang baboy. Nagtaka ako nang matitigan iyon. Para kasing hindi pang kariniwan ang buhok ng baboy sa kanyang ulo. Para kasi itong buhok ng tao. Idagdag pang tila may sariling tiwa ang baboy na nakapagtatakang naiintindihan ko. Parang nagpapaawa at nakikiusap. Biglang sumikdo ang aking dibdib sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Gusto ko mang tuklasin iyon ay hindi ko naman magawa. Hinila na ng tuluyan ang matanda ang baboy sa loob ng isang katayan. Dahil tinulungan na siya ng isa yata sa mga trabahante doon. Biglang hindi ko napigilan ang matinding udyok ng kuryosidad. Sinundan ko ang mga ito sa katayan. Pero nakasara ito. Kaya naman sumilip ako sa likuran kung saan walang tao. Ang bakang dala ko ay itinali ko na muna sa isang gilid tsaka lumapit sa kawayang dingding. Nakita ko kung paano pinagtulong ang buhati ng mga tao ang baboy. Nakaipayat naman pero nanlalaban pa. Nang mailagay ang baboy sa mesa ay nagulat ako. At nakailang kusot pa ang aking mga mata. Hindi ko alam kung pinaglalaruan ba ako ng aking imahinasyon o hindi. May nangyari kasing kakaiba sa loob. Habang kinakatay nila ang baboy ay animoy tao ito kung makasigaw. Ilang saglit pa. Dahan-dahang nagkaroon ng kamay at paa ng tao ang baboy. Nanginig ako sa labis na takot nang makita ang kakaibang pagbabago nito ng anyo. Ilang saglit lang, naging purong tao na ang kanina ay baboy na pinagmamasdan ko. Isa itong babae na may mahabang buhok at payat na pangangatawan. Nakita ko kung paano nila kinatay ang nasabing babae hanggang sa pinagpira-piraso nila ang katawan nito at inilagay sa plastik sa katinimbang. Pinagpawisan ako ng matindi. Sigurado akong mga aswang lang ang may kakayahang gumawa ng mga ganitong bagay. Itinulos ako sa aking kinatatayuan at mabilis na gumana ang aking isipan. Habang pinakikinggan ang malakas na pagbagsak ng itak sa katawan ng babaeng iyon, ay unti-unti akong pinanghihinaan ng loob. Pakiramdam ko ay ako ang tinataga nila ng paulit-ulit. Halos wala na akong lakas nang magulantang ako sa bigla ang pagdating ng isang babaeng kay bagsik ng mukha. Pero kaagad namang nagulat nang makita ako.
Hilam sa mga luha ang aking mga mata nang lumingon ako sa kanya. Hindi ko siya kilala, pero baka sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala nang makita niya ako sa lugar na iyon. Tinanong pa niya ako kung ano ba ang ginagawa ko sa delikadong lugar na iyon. Kaya naman sinabi ko sa kanya na gusto kong ibenta ang aking baga. Kaso lang ay naawa ako sa baboy na kinatay nila, kaya napaiyak ako. Tinitigan ako ng babae na parabang inaarok kung totoo nga ba talaga ang sinasabi ko. Maya-maya ay namutla ako nang sabihin niyang hindi naman daw ako dapat umiiyak, dahil normal na lang sa kanilang lugar ang kumatay. Isa pa, kalalaki ko raw na tao tapos iiyak ako sa ganoong mga bagay. Mas naniniwala siyang napaiyak ako kasi tao at hindi naman talaga baboy ang kinakatay sa loob ng katayan. Hinila niya ako at sinabing umalis na raw ako sa lugar na ito. Ang katayan ay hindi talaga hayop ang kinakatay, kundi ang mga taong ginagamitan ng mahika ng mga aswang para magmukhang hayop sa mata ng mga normal na tao. Nabaghan ako at naalala ang nagmamakaawang mukha ng baboy kanina. Pakiramdam ko, umakyat lahat sa aking ulo ang dugo dahil sa sobrang sindak. Napaiktad ako dahil bago pa man niya ako maitaboy sa labasan ay pumasok na sa aming kinaroroonan at nagtatakang napatingin sa akin. Narinig kong tinawag niyang Ime, ang babaeng kausap ko, at tinanong kung sino raw ako. Hinarap muna ako ni Ime, tsaka nilingon ang lalaki. Ang sinabi ni Ime ay nais ko raw ibenta ang aking baka, pero wala namang may gustong bumili, kaya hinihila niya ako para dalhin sa tatay niya. Natitiyak niya daw kasi nabibili ito kaagad dahil naubos na ang huling karning itinabi niya. Napakunot ang ulo ng lalaki, sabay tanong kung bakit daw ako namumutla at namumula ang mga mata. Mabilis namang sumagot si Ate Eme na naabutan nga daw kasi niya akong umiiyak dahil masyado nang nakakapagod kung dadalhin ko papauwi ang bagang ibebenta ko. Napansin kong naawa ang lalaki sa akin, pero hindi ko maiwasang mabalisa dahil may dugo pa ang kamay at damit niya. Kanina, siya ang nasilipan kong gumilit doon sa liig ng inosenteng babaeng nag-anyong baboy. Inaya niya ako sa pinaka-opisina nila at hindi pa din ako hinihiwalayan ni Ime. Binulungan niya ako at sinabing kumalma lang ako para huwag mapahamak. Namangha ako nang ipatimbang nila kaagad ang baka, tsaka ako binayaran ng triple kaysa sa nararapat na halaga. Ayon pa sa kanilang dalawa, hindi na raw ako dapat bumalik dito. Inamin kasi sa akin ang kuya ni Ime na sa unang tingin niya ay alam na niyang hindi nila ako kauri. Nagmakaawa ko na huwag nila akong sasaktan, pero tumawa silang magkapatid. Hindi naman daw sila talaga ganoon kasama. Ang pagkatay ay ginagawa lang nila bilang pagpapakita ng utang na loob nila sa mga aswang na sumagip sa kanila. Noong minsan ay malagay sila sa bingit ng kamatayan. Matagal na daw napatay ang kanilang mga magulang at hindi rin sila nagpahawa ng mga dugong aswang. Ang gusto lang nila ay ang makatulong sa mga aswang bilang kapalit ng pagbuhay ng mga ito sa kanila. Naawa ko bigla sa dalawa, pero hindi sila kababakasan ng takot sa mga mukha. Ang sagot nila sa akin ay sanay na sila sa ginagawa at alam naman nilang hindi sila aanuhin ang mga iyon. Habang inihatid ako ni Amy sa labas ay panay ang paalala niya sa akin. Kung sakaling maligaw naman ako sa kabilang ihawan, magpanggap akong kauri nila para hindi ako saktan ng mga aswang. Nagpasalamat ako sa kanila tsaka lumabas ng nasabing stockyard. Naalala ko kasi si Albert at kailangan ko siyang puntahan.
Nanginginig pa ang mga paa ko nang lumabas ako at humakbang pupunta sa tapat. Napapansin ko kasing napatitig sa akin ang mga tao. Kaya naman giningitian ko na lang sila. Siguro, hindi sila sanay lalo na't bago lang ako sa lugar na ito. Nang makalapit ako sa isang tindahan na may karugtong na kainan, ay napahinga ako ng malalim. Mabuti na lang at nakaupo doon si Albert at palinga-linga. Mukhang kanina pa niya ako hinahanap. Tinawag ko siya, na ikinangiti niya naman kaagad. Naibenta na raw niya ang baka na dala niya. Kaya tumango ako at sinabi sa kanya na naibenta ko na din ang bakang nasa sa akin. Nagtanguhan kami, sabay aya sa isa't isa na umuwi na. Pero hinila ako ni Albert sa kabilang stockyard. May nakita kasi siyang kakatawang mga tindahan doon. Kaya naman dumagundong na naman ang aking dibdib at nagmatigas na sa pagpunta. Ngunit dahil may katigasan ng ulo ni Albert, ay bubulong-bulong ko siyang sinundan. Tinanong ko siya kung saan ba kami pupunta at ang sagot niya, papasya lang daw kami sandali, saka kakain na din. Nasapo ko ang aking tiyan. Hindi pa nga pala kami nakakain at mukhang lagpas na alauna. May kalayuan pa ang binabagtas namin ni Albert. Kaya hinalungkat ko ang aking bag at hinila ang isang suman. Nabili namin iyon sa gilid ng daan ng karinderya kanina. May mga nagbebenta kasi ng kakanin. Kaya naman napagpasyahan kong bumili kanina para pantawid gutom. Ako pa naman ay madaling sumakit ang tiyan. Nagpatuloy ako sa pagsunod sa kanya. May ilang nakasabayan kami sa paglalakad. Tingin ko, namamalengke ito dahil sa laki ng tala nitong bayong. Isa sa umagaw sa akin ang pansin ay iyong dalagang may suot na kulay puting bestida. Naupo siya sa batuhan habang nagpapahinga, kaya naisipan ni Albert na lapitan ito. Narinig ko nang magtanong si Albert kung saan banda ang mga kainan sa lugar na iyon. Kaya naman itinuro ng babaeng isang malaking kubo na may katayan ulit. Sabi niya, mura daw ang mga pagkain doon at ikaw pa mismo ang pipili kung lulutuin o hindi. Bago ko pa man masaway si Albert, ay nakaalis na siya, kaya kabado ako sa pagsunod. Alam kong may hindi magandang mangyari, lalo na tingin ko ay tatanga-tanga itong kaibigan ko. Hindi na ako nakapiyok nang hilahin ako nang isa sa mga nakasabayan kong maglakad papunta sa kaninang tinutumbok ni Albert. Nais kong himatayin sa labis na takot nang makita ang santa makmak na taong nag-aabang sa tinataddad na katawan ng taong nasa mesa. Tila nag-aagawan pa ang mga nakapila sa unahan dahil nais maangkin ang pinakamakinis at mataba na parte ng katawan ng biktima. Natilihan ako sa kinatatiwan. Parang mawawala na ako ng ulirat, lalo pa at kitang-kita ko sa aking kinatatayuan ang kaawa-awang itsura ng hubot-hubad na babaeng biktima ng mga lapas tanga ng aswang. Napalingon ako kay Albert, na kagaya ko ay sindakding na patingin sa tinitignan ko. Naiiyak niyang binulong sa akin kung anong klaseng lugar ba ito. Pakiramdam ko tuloy ay matutunaw ang aking tuhod sa takot. At binala ko matras, pero iba pala ang patakaran ng mga aswang kapag nakapila na. Wala na itong atrasan. Nangangatok na inalala ko ang sinabi ni Amy kanina. Kapag napunta ako sa ganitong klaseng lugar ay magkunwari lang daw akong kalahin nila para huwag akong mapagkamalan. Naglabas ako ng pera at nagpresenta na gusto ko ang pinakamagandang parte para pagsaluhan namin ng aking kaibigan. Lahat ng nakapila ay manghang nakatingin sa amin. Partikular na sa malutong na perang inilagay ko sa pinagdadara ng laman. Halos hindi na may tsurang kawawang babae, subalit kailangan naming magpakatatag upang mabuhay. Pagkaramdam ko ay bumilig pa ang lahat ng sabihin kong
huwag na nilang lutuin ang binili ko. At gusto ko ng hilaw. Kaya naman nagkukumahog silang balutin ito at iniabot sa akin. Kinawayan pa namin ang kasamahan naming namimili bago mabilis ang hakbang natin na hakang daang dinaanan namin kanina. Grabe, hindi ako makapaniwala. Sobrang lansa pala ng karne ng tao. Hintakot na tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa makarating kami sa tila malaking bader. Mas lumakas ang loob namin ni Albert at walang pag-aalinlangang itinapon ang hawak na putol na braso at mabilis na umakyat sa bakod. Wala kaming pakialam kahit magkasugat ang aming mga balat basta't makalagpas lang doon. Nang magtagumpay ay napahiga kami sa putikan at nag-iyakan na parang wala nang bukas. Hindi na kami dumaan pa sa daanan talaga. Nagsuot kami sa mga gubat at tinitignan lamang ang malaking daan para gawing gabay namin. Wala kaming pakialam kahit magkasugat ang aming mga balat basta makalagpas lang doon. Itinaturing kong pangalawang buhay ko itong aking pagkakaligtas mula sa pagkakapadpad namin sa katayang iyon. Ngayon ko lang napagtantong napakarami pa palang sekreto ang mundo na naghihintay na matuklasan. Gayon pa man, pinili na namin ni Albert na huwag nang ipagsabi kahit kanino ang tungkol sa aming nalaman sa isang parte ng San Carlos. Alam kong kagaya din natin sila, nagsisika para mabuhay. Lamang, iba ang kanilang pamamaraan at paniniwala. Kagaya natin, may sarili din kasi tayong paniniwala na alam kong hindi rin nila kayang intindihin bilang mga aswang. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. More power po sa inyong channel, Sir Casper, at magandang araw po muli. Muli po, ako po si Kenneth. Nang Moon.